In this video, mag-deposit tayo sa NetBank at ang gagamitin natin ay phone transfer. Pwedeng from other e-wallets, pwedeng from other banks to NetBank. But this time, ang gagawin natin is GCash to NetBank. By the way, kung first time mo sa channel nato and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Naka-open na yung NetBank account ko. Pag tinap ko tong arrow sa account details ko, andito na agad yung QR code, also yung account number ko sa bandang baba. So kung kailangan nagpadala ng pera sa account na to, let's say gusto mo mag-cash in or may ibang tao na magbibigay sa'yo ng pera papuntang NetBank mo, pwede mong i-share yung account number or itong QR code na to. Also, meron din silang ibang way para pang cash in. Dito sa deposit, pwede via Panalo Express or Senda Direct. So again, gagamitin ko itong QR code na to sa pag-transfer. I-open ko lang yung GCash app ko. Pwede nyong gawin to sa ibang app, Mapa Maya, Mapa other banks like Land Bank, PPI, or BDO. Dito sa GCash, ang gagawin mo lang ay transfer. Pwede rin namang scan QR code sa bandang baba. Pero dito kasi, hanapin na muna natin yung NetBank sa list of all banks nila. Ito siya. At dito, kompletihin lang lahat na information kung sino yung owner ng NetBank account. Ilalagay lang dito sa account name. Also, kung ano yung account number doon sa NetBank, siya namang ilalagay dito. Para sa email address, although optional lang to, mas maganda na maglagay na rin ng info para nga naman makareceive ng proof of transfer. 15 pesos yung charge for this transfer. Pwede na mag-proceed by tapping send money at ilagay na ang OTP. Pwede na naman yung scan QR code katulad nitong QR and then i-scan lang yung QR code na to. Ang maganda kasi kapag ginamit ang QR code, andito na yung account name and also account number. Hindi mo na kailangan mag-type, hindi mo na kailangan i-double check kung tama ba yung account number na na-enter mo. Maglagay ka na lang ng amount dito. 15 pesos yung charge for this transfer. I-review lahat ng information kung tama ba. Sa akin, okay na. Sa bandang baba, i-check lang to. I confirm that details are true and tap pay 150. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. And i-tap ang submit. Bank transfer is being processed na. Andito na yung reference number at invoice number. Pwede niyong i-download or i-share itong proof of transfer doon sa pinaglilipatan niyo ng pera. Also, sa transaction history, makikita niyo na nabawas na nga yung pera papuntang other bank. Dito naman sa NetBank, mag-login lang ako at pumasok na nga yung perang padala natin. Dito sa transaction sa baba, merong phone transfer from other bank. So, ganun kadali mag-cash in or mag-transfer dito sa NetBank. Inamit natin for this video is GCash to NetBank. At hindi naman tayo nagkaroon ng kahit anong issue sa pag-transfer, mabilis lang din, nag-reflect yung perang padala. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!